Nanguna sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, sina presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. May report si Mean Corbera. Lalo pang umabante sa pinakahuling survey ng Pulse Asia sa mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, sina dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos at running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte. Ginawa ang survey isang buwan matapos maghain ng Certificate of Candidacy ang mga kumakandidato. Sa survey, nanguna si Marcos na nakakuha ng 53% sa mga kumakandidato sa pagkapangulo. Pangalawa lang si Vice President Lenny Robredo na may 20%, kapwa nakakuha ng 8% sina Mayor Isko Moreno at Senator Manny Pacquiao, habang 6% si Senator Ping Lacson. Nakakuha naman ng 0.01% si Antonio Parlade, 0.004% si Leode de Guzman. Na-dominate naman ni Duterte ang datos sa mga vice presidential na may 45%, habang pangalawa si Senate President Vicente Soto na nakakuha ng 31%. Pangatlo sa survey si Senator Francis Pangilinan na may 12%, 6% si Willie Ong, 1% si Lito Atienza, habang 0.01% si Walden Bello. Sa mga kumakandidatong senador, nanguna sina Tagig Pateros, Congressman Alan Peter Cayetano na may 64.1%, habang pumapangalawa ang broadcaster na si Rafi Tulfo na may 60%. Number 3 si Antique Representative Loren Legarda na sinundan ni Governor Francis Chis Escudero. Panglima si dating DPWH Secretary Mark Villar na may 51.3%. Pasok rin sa Magic 12 sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na may 49.4%. Si dating Vice President Jejomar Binay na may 44.7%, si Senator Joel Villanueva na may 41.6%, at si Senator Sherwin Gatchalian na may 40.1%. Pumasok rin sa survey sa mga kumakandidato sa pagkasenador si Pangulong Duterte na may 35.8%, ang aktor na si Robin Padilla na 35.6%, si Senator Risa Hontiveros 35.5%, si dating Senador Jinggoy Estrada na may 34.4%, at dating Senador JVR Sito na may 32.1%. Para sa Eagle News, Mean Corbera, we live in interesting times.